Ngayon mga kapitbahay, magandang gabi po sa ating lahat at ngayong gabi po ang pag-uusapan po natin ay about juicer. I-discuss po natin bakit ko pinili uminom ng juice at anong klase ng juicer ang pinili ko. So sige po, if you are new to my channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod pang mga videos. Tulad po ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa juicer at bakit ako iinom ng juice. Okay, so bakit nga ba kailangan kong uminom ng juice? Number one po, nagkakaedad na po ako I'm already 55 going to 56 this coming May, no? At hindi po lingid sa kaalaman ng mga sumusubaybay sa channel ko na I am having health issues lately. Meron akong prostate enlargement. Kahapon po galing ako sa doktor at natuwa po ako na yung aking prostate po, yung PSA level ko ay 1 lang. So isabihin, benign po yung aking yung pamamaga po ng aking prostate. Okay, tapos pangalawa po ay meron din po akong diabetes at meron din po akong heart enlargement. Yung heart enlargement po ay is not considered a serious disease. Kailangan lang po ay pahinga at alaga. Kailangan ko po uminom ng mga juices, healthy food, pamalit po sa ibang pagkain. I will try to drink celery juice for the next 7 days para sa detox ng aking katawan. Okay? So, ang isang malaking issue po sa pagpili ng juicer, no po? Ayon po dito sa aking, meron po ang sinusunod na libro, dito po nagagaling ang mga menu na gagamitin po natin. Ito po, Juicing Bible. No? Sabi po dito, ang dapat daw na pinipili sa pagbili ng juicer ay ang hindi po centrifugal o yung fast juicer, kundi yung slow juicer. No? Masticating. Yan, masticating juicer po. Ang pinili ko po ay ito pong slow juicer dahil po, ang sabi po sa libro na ito ni Pat Cracker, no? Ang slow juicer daw po ay mas napapahaba yung buhay ng juice at hindi siya nag-oxidize, hindi napapanis. Kamukha po nung mga fast juicer, mapapansin niyo po, marami silang bula. Meron po kasi ako dati noon at saka madaling masira yung nabili ko, no? Kaya this time ay pinili po natin ay masticating juicer. Slow juicer po siya, no? At talaga pong natuyong-tuyo po yung ano, yung mga natitira o yung fiber. At nakukuha talaga niya yung 80% juice, no? At yun po ay naiinom natin. At nandun po yung karamihan ng nutrients, hindi naiiwan dun sa fiber. So, ngayong gabi ay pinili ko po, i-unbox po natin ito. Kagabi po bumili ako ng Philips. Bakit Philips ang pinili ko? No, kasi una ay alam ko na pagdating sa quality ay may quality din po ang Philips, no? At although hindi po siya yung top of the line, no, mamahal po kasi ng iba. So ang second dahilan bakit Philips ang binili natin bukod sa kanyang tested quality ay ang budget. 9,000 ko lang po ito nakuha, dapat po ito ay 12,000 plus, pero may 31% na discount. So, ito po ay naging 9,000 lang. So, happy po ako dito and I hope na magtagal po ang aming pagsasama nito at maraming juices ang magawa ko gamit po itong appliance na ito. Ito pong juicer na ito. No? Ang maganda po dito ay medyo mas matibay po siya at kaya niya po kahit na po yung carrots. No? Sabi po ng iba, nagpayo sa akin, kailangan daw ay yung carrots ang gawin mong itest mo kasi matigas. So, tonight ay i-unbox po natin ito, i-install natin at subukan po natin na mag-juice at subukan natin kung ano ang magiging.
Ito po yung pinaka base po niya. May control panel po dito, power at saka hindi ko alam kung ito ay may power button, and hindi ko alam kung may ito ay pampabagal o pampabilis, no. Tapos ito po ay yung juicing unit, no. Ikakabit po ito dito. Yan. So, subukan po natin ikabit. Ito ay yun, di ba? Ito, dito lang. So, nakakabit na po siya. Ito naman po yung pantulak. Ano ba ito? Sticker. Natatanggal ba yan? Ito yung pantulak. Okay. Naikabit na po natin. Ngayon naman po ay susubukan po nating hugasan muna. Ito po. Ito yung power niya. Ayan. Matakbo na po siya. Ayan. Okay. So, since ito ang first time natin siyang gagamitin, ay kinakailangan lang po natin na hugasan. No? Okay. Later, susunod po natin. Susubukan po natin ngayon na mag-juice, no? Ang gamit po natin ay celery, carrots, kinchay at saka bawang na may kasamang malunggay. Okay, so simulan na po natin. Okay naman, di ba? Swabing-swabing yun na niya. Hindi ka mukha nung unang juicer na meron tayo na nasunog kagad dahil hirap siya sa mga pabot niya ng pantula. Matibay nga siya. At talagang ano, talagang nag-juice. Okay. Okay, ha? I like it. Very good, ha?
Medyo mabagal lang siya. Hindi ka mukha ng iba na mabilis, pero madal. Tsaka mapapansin mo, hindi siya mabula. No? Kamukha ng mga dati, mabula yung mga juice na pupuntos natin. Alright. Okay. Ngayon naman po, susubukan natin siya sa mas matigas. No? Carrots. Yun, no? Ang galing. Alright. Lagay natin yung pinchay. At saka bawang. Nakatutok ba? Okay. Ngayon po, alright, subukan naman natin, lagyan ng konting flavoring para masarap-sarap naman ang konti. Ito buong mansanas. Oo. Kaya ito eh. Hindi po, tulok. Pero mas maganda pa rin hinihiwa, no? Kasi ano nangyari? Hindi po, ito doon. Ayun, madalin. Matibay talaga siya. Kasi doon sa una, nung dati yung una sunog kasi nung nasunog siya dahil hindi niya kaya yung ganun ka-heavy. So this juicer really is good, no? At ipatay na po muna natin. Tingnan po natin yung texture nung ano. Tuyo nga siya. Hindi masyadong yung dati, basa eh. Pero tingin ko, meron pang yung iba siguro mas quality na juicer ay mas kaya pa itong tuyuin, no? Pero ito is good enough kasi right, hindi ngayon po ay titikman na po natin yung juice na nagawa. No? Madami din nagawa. Kaya ko buong busin ito. Parang sobrang dami. Medyo matapang dahil dun sa bawang, no? Napadami yata ilagay ko ng bawang, but it tastes good because of the apple. Yung celery ay medyo matapang din, no? Sige po, enjoy natin to. Pangtanggal po ito ng uric acid, panglinis ng puso, ng mga barbara, 7 days. Alright, maraming salamat po. At tulad nga po ng sinabi ko kanina, if you like this video, just subscribe, hit the notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod na video. Until next video po, God bless.